Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating collective love reading. So collective ito, wala tayong specific zodiac sign. Ang importante yung reading, kung makarelate ka, makaresonate ka, maaaring ang reading na ito ay para sa'yo. Pero kung hindi, okay lang yun. Maybe next time makuha naman natin yung energy mo. Feel free to check yung iba nating videos or kung gusto mo yung iba nating channels, ano, nandyan sa description box. Kung gusto mo magpa-personal reading, Jing Tara Trader, paka-search na lang po sa Facebook. Okay? Siya po yung pwede magbigay ng personal reading sa inyo. So again, this is for collectives, kapalaran sa pag-ibig. Okay? By the way, medyo maingay sa aking background. May mga dumadaang tricycle, trucks, ganyan. As you can see, nandito po ako sa restaurant ngayon. So medyo maingay po talaga. Anyway, yung iba nagtataka bakit anong oras, ano, so, ano to, madaling araw, so habang walang tao, sasaglitin ko yung pagre-reading. Okay, so we do have here the Seven of Stones and Ten of Arrows. So currently, maaaring ikaw ay healing or nasa stage ka na maraming ending na nangyari sa'yo or ini-end pagdating dito sa person na ito. So you're focusing sa iyong maybe sa mga goals mo, mga responsibilidad mo, and you're currently healing with the Seven of Stones. Okay? Nag-heal ka, and at the bottom of the deck, we do have here the Two of Bones. So yung iba sa inyo, pwedeng meron kang mga plano na maaaring na dito muna yung focus mo sa mga plano mo na ito, sa pag-heal mo, ganyan. Pag yung iba para mag-growth eh, para magkaroon ng growth sa kanyang sarili. Okay? So, nandun yung focus. So, sino ba itong person na kakonect mo pagdating sa love? Sino itong person na kakonect mo for our collectives? Okay, so kukuhanin natin yung main energy ng person mo. Your main energy, yung person mo is the Four of Vessels. Nakikita natin medyo may pangamba itong person na ito, no? Bakit siya nangangamba? Okay. Nangangamba siya kasi we do have here the Ace of Arrows regarding din sa new beginning na nangyayari sa kanya. Maaaring hindi siya masyadong sure dito with the Five of Bows. So nakikita natin, I feel like hindi masyadong ready itong person ito sa new beginnings niya. So kaya siya nangangamba. Regarding dito sa changes na ito, maaaring hindi masyadong pumapabor sa person na ito. And also at the same time, I feel like medyo nahihirapan siya kasi hindi niya alam kung paano fit in, you know, parang pwedeng siya ay napunta sa isang lugar na parang ang hirap makisama dito sa mga tao dito, so medyo nahihirapan yung person mo regarding doon. And also with the moon, okay, we do have here the moon, Pisces energy, the moon on water. Nakikita natin na parang hindi siya makaalis basta sa situation na kinabibilangan niya. Okay, parang ito ay bigla ang pagbabago na parang hindi niya alam kung paano ang gagawin dito, parang ganun. And maybe regarding this new beginning, hindi nga siya totally prepared. Okay, so I don't feel like nagtitiwala yung person mo sa mga taong nakakasalamuhan niya ngayon. Kasi parang nag-aano siya sa ano niya eh, sa sarili niya. Parang ang dami niyang itinatago pa ngayon sa sarili niya. Anyway, ano ang nasa isip mo regarding this person? Hey, I will not take this masyadong marami. Hindi po madilim ito ang aking ano, no? Yung aking nakikita dito, kung akala niyo madilim. Hindi po madilim. Maliwanag, pero pag finofocus ko sa aquarium yung camera, medyo dumidilim tignan. Ace of Vessels, I feel like yung person, I mean, yung nasa isip mo dito sa person na ito is maybe,
Actually, you don't care. Okay, kasi pwedeng naibigay mo naman na eh, yung love, yung effort, yung time dito sa person ito, maybe in the past. And then, maaaring hindi naman ito nasuklian ng tama para sa'yo. So, parang ngayon, wala ka muna pakialam. Maybe kung may iniisip ka man regarding sa kanya, na iniisip mo na sana mag-message siya sa'yo, ganun, para makamusta mo siya or malaman mo kung ano nangyayari sa kanya without asking kung ano ba talaga nangyayari sa kanya. Okay, kumbaga, maaaring iniisip mo, magkusa siya na makipag-communicate sa'yo. Okay, ano naman nasa isip ng person na ito towards you? Okay, nasa isip ng person na ito towards you is the Three of Bows. Okay, so sa nakikita natin dito, namimiss ka na itong person na ito. Namimiss ka niya. And at the bottom of the deck, we do have here the Great Bear. Kaya lang ito, namimiss ka niya. And actually, ito ay nakikita ko dito parang hibernating, no? So, pwedeng walang kagalaw-galaw itong communication or connection ninyo, yung dalawa ng person mo. Nag-hibernate, kumbaga katulad ng isang bear, may time yan na parang ang haba ng tulog nila eh. So, ganun yung nakukuha natin. Ang haba ng tulog dito sa connection na ito, walang communication, walang kahit ano. And, pwedeng yung person mo is, namimiss ka niya eh. Namimiss niya dati yung ginagawa. Emotion mo towards your person. Well, emotion mo towards your person is the Ten of Vessels. You really do love this person. Mahal mo siya. So, hindi mo naman iisipin itong mga bagay na ito kung kani-kanino lang eh. Nagpo-focus ka lang sa sarili mo, pero nandun pa rin yung pagmamahal mo sa person na ito. And maybe, kaya nga parang gusto mong, yung iba sa inyo, kaya mo ini-improve ang sarili mo. Kasi maybe you're still thinking na in the future, baka dumating pa itong taong ito. At least, kahit papano, I'm okay. Kahit papano, may makita siya sa akin. Na magiging proud siya sa akin. Parang yan. So, how about yung emotion ng persons na ito towards you? Okay. So, ang emotions niya is the Wheel, the Hooded Man. Yeah, I can see the Hermit here. Taurus, Capricorn. Feeling niya nabago ka na. Nagbago ka na. Ganun. Feeling niya nabago na yung emotion mo para sa kanya. And with the Ancestor, medyo, I feel like nagbabalat kayo itong person na ito or hindi niya masabi sa'yo ang totoo regarding sa emotions niya towards you. Yeah, hindi niya masabi dito. So, what will happen in the near future for the both of you? So, in the near future, we do have here the Seven of Arrows, the Nine of Arrows, and then the Three of Arrows. A lot of heartbreak pagdating sa person na ito. Kasi with the Knight of Stones, the Knight of Stones and the Page of Stones, the more na, I feel like yung iba sa inyo, kung sino man itong wala talagang ginagawang action sa, I'm pertaining to the person na wala talagang ginagawang action. Well, I cannot say kung ikaw yon or yung person mo. Kasi yung iba sa inyo, pwedeng meron namang ginawa. Like, pwedeng nangamusta, nag-hi, ganyan. Tapos hindi na-replyan ng maayos. Parang gano'n. Pero yung someone na hindi talagang gumagawa ng ni-honey-ho, pwedeng nag-chat tapos hindi pinansin si chat. I feel like siya yung makakaramdam ng sobrang sakit na feelings dito. Sobrang masasaktan siya, maaaring sa mga malalaman or mababalitaan niya or mga makikita niya, maybe sa social media regarding dito sa connection na ito. Regarding maybe you na pwedeng may kakonect na iba and then pwedeng malaman itong person na ito and or magpakita ka ng sweetness or pagpaparinig, yun, makakaramdam ng sobrang sakit yung person na ito towards doon. Kasi ba't bigla mong ginawa yun? Unfortunately, itong person ito nag-expect pa rin kahit ganyan siya. Nag-expect pa rin siya, but yun nga eh, wala naman talaga kasi siyang ginagawa. Okay, so yung nakuha natin ng energy na yun, siya yun eh, yung walang ginagawa at all. Pero alam mo yun kung ikaw din yun. Okay, and
yeah. So, that's it for now. Thank you for watching. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam P TV, Virgo Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs, Libra Philippines. I love you all, guys. Thank you for watching. And bye-bye.